And here is our Nilagang Spare ribs ng baboy. Lalo na yung mga panahon na medyo umuulan-ulan ng konti, lumalamig yung panahon sa gabi, and then meron kong ganitong soup, about the best. Hello and welcome to Goma At Home. We are preparing nilagang baboy. Yan. Siyempre, nilagang baboy, masarap yan. Ribs ang gagamitin natin, tapos maraming gulay. No? Tapos, importante dito, pakukulaan natin ng mabuti yung baboy para malambot na malambot pag kinain mo. Kumaganon lang yung laman dun sa, separate yung laman dun sa baboy. So, i-prepare natin yung baboy natin, prepare natin yung ribs. No? Okay? So, tingnan natin yung film nito sa likod. Yung baboy yan. We don't need this. Kasi medyo makunat yan, matigas yan eh. Ayan, tinatanggal mo talaga yan. No? And then, isa-isa natin yung ribs natin. Putulin na ganun. Yan o. Ito, mabibili mo to sa palengke. I-request mo sa kanila na kung pwede, putol-putol na. Or kung wala, ikaw mismo magputol sa bahay, sa table. Kapag medyo mahaba na ganyan, just get a cleaver, and then ganun mo lang isang putol na ganun. Dandaan sa kamay, ha? At naku, napakatalas nito. Okay? So, ito pa. Yun. And then what we will do, after natin siya putulin, ibababad natin siya sa tubig para yung blood niya mag-drain, no? Ayaw mo kasi ng maraming blood sa baboy na inalagay mo sa pagkain para hindi siya malansa. Minsan kasi yun ang cause ng lansa sa pagkain, eh. Yung baboy, yung dugo ng baboy na iiwan dun sa meat. So what you want to do is, ibabad mo siya, nasa ganun, ma-drain yung excess blood. Okay. Like that. Okay. Yan. What we will do, lilinisin natin to. Ibababad natin sandali ito sa water. Hugasan natin mabuti yung baboy natin. Okay. Wash it well. Okay. Yan, para yung dito pa lang yung scum, tanggal na kagad. Oh. Yun. See that? Tapos, punuin natin siya ng tubig. Ibababad natin siya. Pwede siya ibabad for 20 minutes, about an hour, para lang lumabas yung blood, no? Yung excess blood na nandun nasa buto-buto, yun nandun sa meat. Okay? Okay, so we leave it here first. Diyan ka muna. Okay? Iwan lang siya hanggang matapos tayo sa preparation natin dito. So what you see here, I'm using hydrogen peroxide, aguoxinada to clean my chopping board. Kasi nga, nagputol tayo dito ng fresh meat. So yun, no? Yung puti na yan, bumubula na yan. That's all bacteria. Kaya nga pag niluto tayo ng mga meat, no? Especially baboy and chicken, you really have to cook it properly. Cook it well. Tapos yung pinagputulan mo, yung mga chopping board, yan, kailangan isa-sanitize mo siya. Okay. Very good. Okay. Cleanliness is very important in cooking. Kailangan malinis lagi yung preparation table, yung utensils mo, yung malinis, laging handa, laging malinis para walang sakit. Okay? So, ayan. Hintayin lang natin na, hintayin lang natin yung 30 minutes. After that, ilalagay lang dito sa nagpaint na lang ng tubig. Ayan, o. Kukulo na yan. Pagkulo niyan, yun na. Lagyan natin yun, no? Yung pork natin. And from here, ilalagyan natin ito dun sa mainit na tubig hanggang sa kumulo na siya. Ilalagyan natin yung pork ribs. Okay? And then we'll just let it boil. Hanggang sa malambot na siya, at saka natin ilalagyan mga vegetables. It's that easy. Very easy.
maganda yan. Damihan nyo talaga yung meat. Damihan mo yung gulay, no? Para lumabas talaga yung umami taste. Doon mo mako talaga yung lasa eh. Parang nilalagay mo lang salt and pepper lang, yun lang, no? Then isara mo lang siya. Teka, bago siya isara, i-season ko na siya. Wash my hands. So at this point, andun na siya. Lagyan natin ng maraming pepper. No, whole pepper. Damihan nyo talaga para lumabas yung lasa. Tapos lagyan natin ng salt. Ito talaga yung basic sa cooking. Yun. Salt and pepper. That's it. Yan muna. And then later mag-adjust tayo sa taste natin kung gusto natin na mas maalat pa. Some people, they'll put a little ginger para mawala lang yung konting lansa. But what we'll do, instead of putting ginger this time, dadagdagan ko lang siya ng maraming sibuyas. Okay? Alright. So, prepare natin yung sibuyas natin. The sharp knife. Ganda ng knife na to. Kitchen Pro by Chef Gene Gonzalez. So, siya talaga si Chef Gene. Fencer yan. Champion fencer yan. Sabirista. Cafe Isabel, kanya yun. And then, meron siyang culinary school. Yeah. I visited him once. Dami niya estudyante, gagaling. Meron pa silang mga wine tasting, may pairing. Ganun, no? Okay? So, now, we'll cut our onions into big pieces. Kasi nilaga ito, gusto mo malaki mga piece, ayaw mo na drug siya, ayaw mo na mapino, gusto mo chunky. No? Chunky yung mga pieces natin dito. Even yung cabbage natin, puputulin natin siya ng malaking piraso. No? You can take your time. Kasi lalagyan mo ito pag malapit na maluto yung food. But pwede mo unahin yung onions. No? Para yung flavor ng onions nandun na sa soup. And when you make soup na maraming stock or maraming water, lagyan mo talaga ng maraming ingredients para lumabas talaga yung sarap. So ito, naputol natin yung onions natin. I just cut off the end part sa roots niya. No? Tanggalin na natin eh, kasi matigas yung part niyan eh, and you don't want to eat that part. Okay? Para pag nilagay mo sa bowl mo, sa soup mo, makikita mo, ay may malaking parts na ano, ng onions. Nagdagan ko pa ng onions. Sarap kasi marami. Maraming onions yun. So, yun. Nakita nyo bakit ano, bakit marami ako magluto. Kasi, after this, we will all eat it. So, marami kami yung kakain dito. Oh, tama naman. Mga camera na natin dyan. Yung mga ladies natin in the house. Oh. Di ba? Hello. Ganun, no? Hello. So, yan. So, not a lot of people see our kitchen, no? So, yan. Makita nyo. This is the Goma At Home kitchen in our place. Okay. Halika na. Kumukulo na yun, no? Kumukulo na yung baboy natin. We'll take out the scum. Hindi mo gusto isamin sa pagkain. You know? Take the scum yan. Kasama pa din yun, no? Pati yung pepper. Babawasan. At sa tatang nawawala yung iba, maglalagay pa tayo. Dadagdagan natin ng pepper. So yung mga natanggal na pepper, i-replace ko lang. No? Yun. And then, lalagyan natin ng maraming onions. Wow, sarap nito. The umami flavor will come from the vegetables. Tapos yun, no? Yung onions, so, mapapansin nyo, pag kinain nyo na ganito, alam nyo yun, medyo may konting anghang, di ba? But once you cook onions, it becomes sweet. In fact, it becomes very, very sweet. And gives a wonderful flavor sa soups. Yum. So yum. Continue boiling lang. It's been boiling for a while. Pero kulang pa yan. So, hanggang sa lumambot siya.
Saan natin ilalagay yung iba namang gulay. So, I'll just wash my hands again. So, next is, prepare natin yung potato. Let's peel our potato. Yan lang. Once your potatoes are peeled, ilagay niya sa tubig para hindi siya mangitim. Cut our potatoes. Yung gusto mo rin na medyo malaki yung ano, yung putol ng potatoes mo. Ayan, para hindi rin siya madurog kasi matagal din natin siya pakukuluan, di ba? So ito rin, ganoon din. Medyo matagal-tagal din. Ay, sarap, iba talaga yung food pag ano, pag chunky siya. Ma-appreciate mo talaga yung vegetables. Wow, laki ng putol ng vegetables na ito ah. Pang malaking tao to ah. So since malaking putol ang gulay natin, that means it will also take a little time bago siya lumambot. Pero with like potatoes, ayaw mo na masyado malambot para hindi rin naman siya madurog. Okay? So, dyan siya. Nilagyan pa natin ng konting water para hindi mangitim yung iba. Punoyin lang natin ito ng water. Ayan. Para lang hindi lang siya sa mangitim. Pagkailangan natin ilagay sa ano, pagkailangan na ilagay na sa soup. Ayan. Kunin mo lang siya. So, lagyan natin dito. Next. Ipetsay naman natin. Ang pechen to. Ang galing mo lang yung dulo to. Yun na yun. That's it. Oh. Yung dulo, yan. Oh. Ayaw mo lang na masyadong matigas yung dulo. Eh. Parang hindi naman siya masyadong mahaba. Tuloy mo lang sa gitna. Yan, ganun. There, just like that. And you're done. That's your pechen. Okay, lagay mo sa plato. Yan na. Ganun lang siya kadali. I-prepare. Itong cabbage. Laki oh. Yan, ito rin, puputulin ko ito ng malaki. Yun. Putulin ko siya sa tatlo. Yun, ganun lang. Hmm? But since pinutulin ko siya na ganun, hindi ko na puputulin yung dulo para hawak niya yung leaves niya hanggang sa maluto siya. Huh? Siguro, puputulin ko lang yung masyadong malaki. Ito lang. Yan, ganun. Pero hindi ko po tatanggalin yun, no? Yung pinakapuno. I just leave it there as it is. Huh? So we have our vegetables ready. Okay. Tapos, we have our chili. Ito rin, lalagyan natin ito. Yun na. That's it. And then, pag malambot na siya, ilalagyan na natin lahat dito. Titikman natin yung soup. Pag ready na, we're ready to eat. Okay? Sige. Since may carrots tayo dito, lagyan na rin natin ng carrots yung ano, nilaga natin. Hmm? Okay? So, manipis lang skin nito. Ganun lang, oh. Dadaanan mo lang siya ng peeler. Yan na. How many carrots we have? The three? Gamit natin lahat ng three na yan. Sarap nito. Telling you. Malinamnam to. Ito lang din carrots natin. Again, to big pieces. Ito, pwede mo itanim to. Lagi mo sa water. After 2 weeks, lalabas yung roots. Pwede mo siya itanim. Very good. Okay. Chunky pieces. Goody. There. Tabi. Okay. There you go. Ganda. So, ito na. So, we'll wait for about 15 minutes more. Para talaga malambot na yung baboy natin. Let me check. Malambot mo siya. So, mas malambot pa ng konti. Yeah. Mas malambot pa. So, mas malambot pa. Good. Although, luto na yung baboy natin, we're now on the stage na pinapalambot natin yung, ano, yung meat. So, nilagyan natin siya kanina ng salt. Let me just taste it. Tama na ba yung saltiness? Okay, good. Very good. Siguro mamaya nadagdagan ko lang ito ng konting salt. But after na, nandun yung mga vegetables. Wow!
Sarap. Hmm. Good. Okay. So we'll wait for about 15-20 minutes more. And then put this in. Luto. We'll serve. So after 45 minutes of boiling our ribs, we'll check kung malambot na ba yung meat natin. Of course, malambot to kasi 45 minutes na eh. Yan, oh. Yan, oh. So yun, malambot to. Ha? Mmm. Okay, good. Then next, lalagyan natin yung potato and carrots, no? So, the potatoes and carrots will take about mga 8 to 10 minutes, no? To soften it. After that, saka natin ilalagay yung remaining na mga vegetables. Wow, look at this. Carrots, we'll put it here. We'll build up on the umami taste. I'll put some onion leaves for more flavor. Good. We'll cut this into big pieces. No? Yeah. Yun. Para pag nilagay mo sa bowl mo, yung vegetables, makita mo buong-buo, lalaki ng putol. Nice. Yeah. Let's put it here. There. That is it. Nice. So slowly, we're building up on the flavor of our soup. Okay? So after 8 to 10 minutes, babalikan natin ito ulit. Pag malambot na yung potato natin, lagyan natin the rest of the vegetables. And then, 5 minutes, we're ready to serve. So, it's been more than 10 minutes, no? Check natin yung patatas natin kung lumambot na, tsaka yung carrots. We'll see. Okay. Remember, matagal yung pagluto ko ng potatoes because malaki siya. Good. Okay. Carrots. Good. Okay. Good. So now, ilalagay ko na to. Cabbage. Yun. Ayan, yung seed natin. To get some heat. Yun. Okay. Bumble lang konti dyan. And then, yung pechay. Wow, punong-puno. Sarap. Nice. So in 10 minutes, again natin 10 minutes, 5 to 10 minutes, we can already serve our soup. So at this point, titikman ko ng konti para ma-check natin yung saltiness ng soup natin. Oho! The taste is there already. Andan na, huli na. So yung salt na lang. Okay. Should be good. Para mag-mix yung salt dun sa soup. Fantastic. Lovely. Ganyan mo lang, para umalo lang yung salt dun sa soup. Tapos pagkulo niya, pupunta naman sa ilalim yung salt. Yan. Good eh. Okay. One boil, and then serve tayo. Clean my table, then we're ready to go. A soup is done. And now, ganda. Even the vegetables are not overcooked. Tamang-tama lang yung luto niya. Tapos malambot na yung soup natin. Okay.
Ganda na ribs, no? Ito ang gulay natin. Tapos yung pechay. Carrots and potato. Okay. We're good to go. And here is our nilagang spare ribs ng baboy. The soup looks really good. Let's try it. First, yung soup. Oh, really good. Good. And then yung meat. No? So yun na. Ito. Tapos kuha tayo ng ano, kutsilyo. Let's cut it. It's really soft. You know. Sarap. Humok. Really soft. Lamot. Really soft. Really good. And then let's try the potato. Sakto lang luto. A little of our carrots. Wow, this is so good. Sarap. Sarap. Lalo na yung mga panahon na medyo umuulan-ulan ng konti. Lumalamig yung panahon sa gabi. And then meron akong ganitong soup. Wow, the best. So thank you so much for joining me right here in Goma At Home. Please like, share, and subscribe. And don't forget to press on the notification bell para alam nyo kung mayroon tayong bagong video na parating. Okay? So thank you so much for joining me. Do this in your own kitchen. Share it with your friends. Enjoy it with your whole family. I'll see you again next time. Bye!